tumakbo siya, nakaranas siya ng pagpula ng oil. Itong pinestart niya, medyo head drop na. Hirap na, ayaw na nga mandar daw, sabi niya. Yung cost ng pagpula ng oil, ayan, yung sobrang dumi ay. Uy, biroon ko na naman dyan pa. Ano ginagawa mo dyan pa? Buhin ko na yung ano. Ito yung Super 4 na taga-summer, yung matagal na dito na kulay blue. Wag-wag yung wiring. Hindi na natin pinauwi kasi ino-biroon lang natin. Kasi pag-iwi pa ito ng summer, mamaya magloko pa doon. Maganda yung na-check na lahat. So nagpalit ako ng mga Conrad bearing at saka main bearing kasi nakaranas siya ng tumakbo siya, nakaranas siya ng pagpula ng wheel. Ah, yun ano? Overheat ba yan? O tapos nung pinestart niya, medyo head. Hirap na. Hirap na. Ayaw na nga mandar daw, sabi niya. Tinulak na lang doon sa toll gate kasi namatay sa toll gate. Tapos ayun na mistart? Ayun na mistart. Parang lobat na, ganun? Oo, parang ganun. Kasi tumakbo siyang mabahaba na pumula yung oil. Ah. Yung cost ng pagpula ng oil, ayan, yung sobrang dumi ay. Oh, yung ano niya, strainer niya? Kasi sa katagalan yan, pag patay ang makina, dandahan malalaglag yung mga dumi. Pag andar naman, unti-unti naman umiipon yung dumi na pinong-pino hanggang sa magkaroon na siya ng magbara. Magbara na siya. Pag nagbara, doon na, pupula-pula na yung oil. So, inoverhaul ko na. Ito, bago na itong mga to. Ah, bago na yan. Ito, itong mga to. Yan, yan. Bago na itong mga to. Ah, yan. Yan. Yung mga bago. Pati ito, mga bago na. Ah, bago na yan. Ah, yan. Ito yung luma ito. Mga connecting rod bearing, bago na yan. Bago ko siya ikabit dito, gagamitan ko siya ng plastic gates. Ano yan? Para saan yan? Para pang sukat, para sigurado na hindi mahigpit o hindi maluwang yung Conrad knife. Ano mo? Kasi wala naman tong ano eh. Ah, yung ipit ng ano? Oo, kulay-kulay ito. Ah, by color coding pala yan. Iba-iba ng kapal. Oh, so, ang gamit ko dito is... Bakit kaya? Ba't kailangan sukat yung pre? Di ba pwede yung plug and play na lang yan? Hindi pwede eh. Mamaya pag masikip, di isang gabitan lang. Stack up yan. Ah, overheat na naman. Oo, or pagkabit mo, maluwang pala. Kaya ito yung pang sukat niya. Ah, para makuha talaga yung tamang sukat. Tamang sukat sa main bearing at saka sa Conrad bearing. Yun pala yun. Di pala yan. Basta kabit lang, okay na. Ang main bearing, susukat siya na 0.0015. Ah, yun yung sukat na. Yun. Pwede rin siya dito sa green. Yung green, Conrad. Ah, yun o. Yung Conrad bearing yan, yun. 0.002. O, 0.002. Ah, yung isa naman, 0.0015. O, 15. Sa main. Kasi ang main kasi umiikot lang. So, mayroon pang place ang langis sa loob. Ah, kailangan. Hindi talaga siya talaga ipit. O, kasi, ayan o, yung butas na yan. Dadaan yan dito. Kailangan may langis yan dito. Habang umandar, nandito ang langis. Kasi ito yung, dito yung lumalabas. Ah, kailangan yung journal sa loob. Tatago siya dito. Ah, nga no, tatagos niya. Pasok siya doon sa main bearing, tapos ito butas dito papunta roon. Ayan. Dugtong-dugtong sila. Oo, kailangan may place. Meron pang... May parang gabuhok yung space. Meron pa siyang place na sa langis. Ah. Kasi pag sobrang higpit, katulad dito, pag dito na sa green, medyo alangani na. Sobrang luwang naman na yan. Oo, yung 0.001. O, 0.001, masikip niya. So, yung sa baba naman, pag sobrang nipis naman... Pag sobrang luwang na, ito, mag-adjust ka na ng kulay ng correcting rod. Mag-ano ka na? magmamakapal ka na na bearing. Oh, kulay. Kaya yung kulay na yun, iba't iba yung kapal nun. Oh, iba-ibang kapal. Ah. Kulay. Mabot pa dito, adjust ka ng kulay. Adjust ng kulay ng mga bearing na to. To, anong kulay ba niyan? Green to. Anong ibig sabihin pag green? Ano ba ibig sabihin pag green? Ang green, yun yung sumunod sa pinakamanipis. Ah, sumunod sa pinakamanipis. Pag gusto mong medyo makapal ng konti, brown. Pag gusto mo nang mas makapal pa sa brown, black. Pero ang pinakamakapal talaga, blue. Ah, blue ang pinakamakapal. Grabing luwang na. Medyo naminipis na yung ano mo dito. Ah, pag yung blue na gamit mo. Pero hindi naman siya sobrang halata na malaki. Sobrang kapal. Halos hindi halata. Halos parang pag gumamit ka na nun, parang, oy, last mo na yan. Parang ganun. Kailangan mo nang sunod na ano yan. Pero hindi na. Minsan hindi na umabot sa puntong ganun. Ay, hindi na umabot. Hindi naman umabot. Oh, minsan napuputol pa. Oh, ito. Putol yan. Hindi na siya umabot sa puntong ano eh. Ano kaya nakita nung bearing yan? Naano na siya. Paliwanag ko to, bakit naputol. Bakit naputol yan? Ganyan yan siya. Ngayon, yung main bearing dito sa may magneto, ayan, katulad to, ito yan. Naubos to. Naubos yung dito sa... Ay, naubos yun dyan. Naubos yung dito. Ay, yung journal nito naubos. Okay, nakalutang na lang. Tumatakbo pa rin, tumatakbo. Hanggang sa... Bali, itong ditong part, umaalog na to. Itong dito, wala. Dito umaalog. Ito lang umaalog na part. Hanggang sa kakaalog ng ganun-ganun dito, putol. Hindi siya naputol sa lakas ng crank. Hindi naman talaga kasi naubos to eh. Ang bearing na to, naubos yung crankshaft, nakalutang na lang ng ganun. Dito ang kapit. Siyempre, mabigat tong magneto. Saka ganyan, sipak talaga siya. Cost ng overhead yun. Ito, talaga hindi talaga siya plug and play. Kailangan hindi. Pag bumili kayo ng bago dito, hindi to plug and play. Kailangan yung plastic cage niya. Dapat alamin din talaga kung anong kulay. No? Check mo na lang yung mileage, kung mahaba na mileage doon ka sa, basta yellow ang pinakamanipis. Oo, hanggang sa pakapal ng pakapal. Next, green, kaya green ang in-order ko. So ano pa, medyo ano pa to, medyo okay pa kasi, yellow pa yung na-order natin eh. Ay, green pa yung na-order natin eh. Yan lang pala. Yan lang, kailangan pagpalit ka ng Conrad bearing at saka main bearing,
laging gamitan nyo ng plastic gauge para malaman yung sukat. Para talagang perfect, di ba? Para mas maganda yung ano. Kasi ito, ang taas ng RPM nito. Ngayon, kumusikip. Ganit na naman. Pwede agad. So, yun lang po mga boss, mga sir. Sana po nakatulong at focus lang at marami pa tayong matutunan. Yung alam ko lang po. Bye-bye. Yes, sir. Lubo ka na naman. Naputok na naman na yung bitik mo.